Hello guys. So, kakabili ko lang itong Tara LTD EC256 second hand. So, yun. Kailangan konting linis. Tsaka. I-preparate level natin to. Tsaka konting recrown. All in all, mukhang okay pa tong gitara natin, maganda pa. Okay. So, bagong lahat guys, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga latest upload videos ko. Salamat! Here we go guys, so una, tanggalin muna natin ng strings. Tapos, putulin na natin to. Papalitan na lang natin ng bago. Lagyan muna natin ng tape ang fretboard para hindi siya magkasigasan pag re-recrown natin. Ito na siya guys. Balot na balot.
So, i-straight muna natin yung neck natin. Dead straight. Para pag le-level natin, pantay-pantay siya. Konting adjust lang, konting-konti. So, ayan na. Ngayon, hanapin naman natin yung hindi pantay na mga frets. Tapos, mamarkahan natin. Markahan lang natin yung medyo mataas. So, gagamitan ko ito ng crowning file. Pakunti-kunti lang muna para hindi mapasobra yung pagpa-file natin. Konting bawas, tapos sukat, tapos bawas ulit, tapos sukat, tapos pag pantay na siya, ipa tayo sa kabila hanggang sa makarating tayo sa pinakang dulo. So yung mga pinail ko ng crowning file, sililihain ko ng
konti yung pino para kuminis siya lalo. Tapos, double check ulit natin kung pantay-pantay na silang lahat. So, yun, meron pang medyo mataas ng konti. Kaya ulitin lang natin. So yan, mukhang okay na naman. So mukhang pantay na lahat. Ngayon ipapalish naman natin yung flat wire para mas lalong kuminis. Kumintab. So ito na, tapos ko na siyang i-polish lahat. Ayan, makita nyo naman na kumintab. Gumanda ng tingnan.
So, huling ano ulit, check. Tanggalin na natin itong ano, mga tape para malinis na natin yung fretboard. Tsaka malagyan natin ng lemon oil. Isin muna natin ng cleaner. Pagkatapos, lemon oil naman. Ito na yung before and after. Sinubo na natin to. Ito na yung medyo polish ko na ng konti, tapos talagyan ko na ng wax itong body.
medyo gumanda na ulit yung appearance niya. Parang bago-bago. Lagyan na natin ang spring the Adario XL. EXL 125. Ituro na natin. So, na-adjust ko lang dito yung ano, string height o yung action. Dito chine-check ko yung intonation kung okay. So mukhang okay naman lahat. So far so good naman, wala siyang breath buzz. So
So kung nagustuhan mo tong video na to, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka kapag meron akong bagong upload na videos. Maraming salamat. So, testingin na natin ang content.